Habang tinitingnan nila Gonzalo ang paglakad ng mga panauhing yon, bigla nilang nasipat ang mga ito na inilihis ang landas na kanilang dinaraanan. Dahil sa medyo may kalayuan pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, pinili na lamang nilang pagmasdan ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga ito. Tingnan mo ang mga yan, Gonzalo. Nag-uumpisa ng magmasid at makiramdam sa paligid. Napakatalas ng kanilang pang-amoy sa mga katawang kakamatay pa lamang. Wika ni Samuel. Hayaan nyo lang yung mga yan. Kapag wala pa silang napeperwisyo sa lugar natin, malaya silang gawin ng kung anumang nais nila. Magmasid sila ng kahit ilang gabi. Wala tayong pakialam. Kung maaari, umiwas tayo sa pakikipaglaban. Alam nyo naman, hindi pa tayo tuluyang gumagaling sa nakalipas na digmaan kontra mambabarang. Dagdag pa ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, muli na namang nag-ikot sila Gonzalo. Halos oras-oras noon ang kanilang ginagawang pag-iikot upang masigurong walang sinumang balbal ang makalapit sa bahay na kanilang tinutuluyan. Kinaumagahan, habang nagpapatuloy ang lamay, pinili nila Gonzalong makigapas ng palay. Anihan na kasi noong mga oras na yon, kung kaya't ninais na lamang nilang magtrabaho upang kahit papaano'y makatulong sila sa kanilang mga kasama. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, dahan-dahan ang naglakad sila Gonzalo patungong palayan upang gumapas. May kasakasama sila noong albularyo na kaibigan ng may-ari ng palayan upang masigurado nilang makukuha nilang makigapas. Pagdating nila sa lugar, agad din namang sumang-ayon sa kanilang nais ang may-ari ng palayan. Napakasaya noon nila Gonzalo sa kadahilan ng kahit papaano ay meron silang magandang gagawin noong mismong araw. Habang sila ay gumagapas, hindi nila alintana ang napakainit na sikat ng araw. Sa paglipas ng oras, mabilis nilang natapos ang tatlong kahon ng palay. Dahil sa natapos na nila ang kanilang gawain para sa araw na yon, pinili nilang magpahinga sa tabi ng palayan habang naghihintay ng hapon. Ang kasakasama noon ni Gonzalo ay si Samuel, Uloy, at ang kaibigan ng may-ari ng palayan. Samuel, nangungulila ka na ba sa iyong pamilya? Tanong ni Gonzalo. Oo eh, halos ilang linggo na din tayo dito sa talusan. Akala ko nga, pagkatapos ng digmaang yon, tuluyan na tayong uuwi pagkatapos nating ilibing ang mga bangkay ng ating kapatid. Pero hindi pa pala, sagot naman ni Samuel. Ako hindi ako nangungulila. Alam naman kasi ng pamilya at mga kadugo ko ang responsibilidad na nakaakay sa aking mga balikat sa samahang ito. Di ko na din iniisip ang aking buhay. Basta ang sa akin, mamamatay akong ginagawa ang mga dakilang adhikain ng ating pangkat. Dagdag naman ni Uloy. Habang sila ay nag-uusap, biglang nalingat si Gonzalo sa kahon ng palayang may kalayuan sa kanilang pinagpapahingahan. Hindi na ito gaanong masilayan nila Samuel dahil sa hindi ito kayang masipat ng ordinaryong mga mata ng tao. Sa pagtitig ni Gonzalo sa kahong yon, biglang nasipat niya ang grupo ng mga kababaihan na patuloy pa rin sa paggapas ng palay. Hindi naman ordinaryo ang pangitaing yon para kay Gonzalo, pero ang tanging pinagtataka niya lamang sa mga kababaihang kanyang nakita ay hindi ito nagkakaroon ng pawis kahit napakainit ng paligid. Panay lamang ang ginagawa nitong paggapas
na parabang hindi ito nakakaramdam ng pagod. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat ni Gonzalo ang isa sa mga kababaihang kanyang pinagmamasdan na naglalaway ng walang tigil. Segundo lang noon ang pagitan nang masipat niyang dumukot ito ng putik sa palay, tapos agaran itong kinain. Matapos itong masilaya ni Gonzalo, doon niya napagtantong maaring ang mga nilalang na yun ay malayong maging isang ordinaryong tao. Ilang minuto pang pagtitig dito ni Gonzalo, bigla siyang nagulat nang masipat niyang tumitig din ang isa sa mga ito sa kanyang mga mata. Agaran niyang ibinaling sa kung saan noon ang kanyang paningin dahil sa labis na pagkagulat. Nang mapansin ni Samuel ang kakaibang ikinikilos ni Gonzalo, agad din naman niya itong tinapik upang mapukaw ang atensyon nito. Sa paglingat ni Gonzalo sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita nila uloy ang pagkabahala sa pagmumukha nito. Oh, Gonzalo, bakit parang meron kang kinakatakot dito? Mais ka nga, nag-uusap tayo eh. Wika ni Samuel. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumiti lang naman ito sa kanyang mga kasama. Sa paglipas ng ilang oras, sumapit na ang kanilang uwian. Pinili nilang hapon ang umuwi upang hindi mainit ang kanilang paglalakad. Wala kasi silang kalabaw na maaaring sakyan ng kanilang mga palay kung kaya't mano-mano ang pagbubuhat nila sa mga ito. Habang sila ay naglalakad pabalik, panay pa ang kanilang ginagawang pag-uusap. Nang marating nila ang bahay ng may-ari, pinili nilang maghintay upang makuha ang kanilang parte sa ginawa nilang paggapas. Sa paghihintay doon nila Gonzalo, muli na naman niyang nasipat ang mga kakaibang kanyang nasilayan noong umaga. Ang isa sa mga ito ay inaakit ang may-ari ng palayan na parabang meron itong hindi kaaya-ayang binabalak. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Gonzalo, gawa ng hindi na ito saklaw ng kanyang responsibilidad. Bago pa man noon sumapit ang 7:00 ng gabi, tuluyan na ngang nakauwi silang apat sa kanilang pamamahay. Nadatnan nila noon si Pio Carpiong naglilibot sa bakuran upang paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga balbal na magtatangkang kunin ang bangkay ng kanilang mga kapatid. Magandang gabi ho, Tio Carpio. Kumusta ho kayo rito? Bungad na tanong ni Gonzalo. Mabuti naman iho. Kayo, kumusta ang pakikigapas ninyo? Tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumiti lang naman ito at dahan-dahang inilapag ang isang sako ng bigas na kanyang daladala. Natuwa naman noon ang kanyang tiyuhin dahil kahit papaano'y meron silang makakain sa mga susunod na araw. Habang nag-uusap noon ang magtiyuhin, pinili na lamang nila Samuel na ipasok na sa bahay ang kanilang mga bigas na nagapas. Makalipas lamang ang ilang oras na pagpapahinga, sila na muli ang naatasang magbantay sa labas ng lamay. Nasa tabi kasi ng mga bangkay noon sila Pio Carpio upang maiwasang magawa ng mga balbal ang kanilang mga itim na salamangka. Sa paglalim ng gabi, muli na namang nakaramdam sila Gonzalo ng mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Kahit nakakubli ang mga ito, ramdam na ramdam ito ni Gonzalo. Habang patuloy silang naglilibot, bigla siyang nakasilay ng isang lalaking nakadapa sa damuhan. Medyo malapit lang ito sa kanya, kung kaya't ninais ni Gonzalong lapitan ito nang hindi nito nalalaman. Samuel, may tao sa paligid.
Pag-ikot natin mamaya sa bahay, magpapaiwan ako. Huhulihin ko ang balbal na yan upang magsilbi itong aral sa kanilang mga kasamahan. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, hindi na nito nagawa pang tumutol sa nais ni Gonzalo. Nang nadapo na sila sa likod ng bahay na kanilang tinutuluyan, dahan-dahan nang nagpapakawala si Gonzalo ng mga engkantasyon na magpapahintulot sa kanyang makapagpalit ng anyo. Sa pagbalot ng kadiliman sa balat ni Gonzalo, agaran din naman itong ginawa ang kanyang naisip na plano. Matapos niyang makuha sa lupa ang tabak ni Mapulon, pinili niyang kumaripas ng takbo patungo sa likod ng lalaking kanyang nasipat na nagmamasid. Minuto lang noon ang pagitan ng tuluyang marating ni Gonzalo ang kinaroroonan nito. Pansin niyang nag-iisa lamang ang lalaking yun, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na ito ay dakpin. Dahil sa hindi pa siya natutunugan ng lalaki, pinili niyang ito ay pagmasdan ng malapitan. Habang papalapit na ang pagmumukha ni Gonzalo sa lalaking yun, ramdam na ramdam niya ang baho ng alingasaw ng bibig nito. Hindi naman ito alintana kay Gonzalo dahil sanay na sanay siya sa ganoong uri ng amoy. Habang patuloy na nababalot ang paligid ng labis na dilim, nananatiling walang kaide-ideya ang lalaking yon sa pagmasid sa kanya ni Gonzalo. Nang tuluyan ang nabagot si Gonzalo sa pagmamasid sa lalaki, pinili niyang mag-angil sa likod nito. Minuto lang noon ang pagitan ng tuluyang maramdaman ng lalaking yon ang hindi kaaya-ayang nilalang na nasa kanyang likuran. Paglingon ito sa kinaroroonan ni Gonzalo, doon niya nasipat ang malademonyong nilalang na nagmamasid sa kanya. Hawak-hawak pa noon ni Gonzalo ang tabak ni Mapulon na dahan-dahang nagliliwanag sa pagsilay ng lalaki. Nang akmang kakaripas ng takbo ang lalaki, agaran din naman itong dinakma ni Gonzalo, tapos isinubasob ang pagmumuka sa lupa. At anong ginagawa mo dito sa lalim ng gabi? Wala ka bang pamilya o tirahang inuuwian? Tanong dito ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, tanging pag-ungol lang naman ang narinig nito sa lalaki. Alam niyang balbal ang nilalang na yon, kung kaya't hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon upang makapiglas. Nang walang marinig na kasagutan si Gonzalo, doon niya piniling kaladkarin ng lalaki papalapit sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Doon niya piniling dumaan sa likod ng bahay upang kahit papaano'y walang makakita sa kanya na mga ordinaryong tao. Nang tuluyan ang makalapit si Gonzalo, agad din naman itong tinawag si Samuel at si Pio Carpio. Nang marinig ni Pio Carpio ang kanyang pagtawag, agad din naman itong tumungo sa kanyang kinaroroonan. Iho, bakit? May problema ba? Tanong ni Pio Carpio. Oho, tiyo. Merong problema. Napakalaking problema. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang muli niyang pagkaladkad sa lalaki patungo sa harapan ni Pio Carpio. Nang masipat ni Pio Carpio ang lalaking yun, agaran din naman niyang napagtanto na isang balbal ang kanilang kaharap. Di na nagawang magsalita noon ni Pio Carpio, gawa ng ayaw niyang maramdaman ng balbal ang pag-aalangan nilang makidigma sa uri nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumawa ang lalaking yon ng napakalakas. Kasabay ng pagtawa nito ay ang pagwika nito sa kanila ng, "Papatayin niyo ako? Sige, gawin niyo! Gawin niyo!
nang sa gayo'y magkaroon ng aking mga magulang ng rason upang lipulin kayong lahat? Bang kailangan nais namin? Ipagkakait nyo pa? Maghintay ka lang, iho. Dahil mamaya papatayin ka rin namin. Akala mo ba, magagawa mong matakot ang mga tulad namin? Kami ay mga grupo ng berdugong kumikitil sa mga katulad niyong masasama ang pakay sa mga ordinaryong tao. Hindi kami matatakot sa simpleng pagbabanta, lalo na kung ito ay nanggagaling sa aming bihag. Sagot naman dito ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, pinili nitong iparamdam sa balbal ang itinatago nitong presensya. Nang maramdaman ng balbal ang mapangwasak na aura ni Pio Carpio, ay halos manginig ang buong kalamnan nito. Matapos itong iparamdam ng ermitanyo, agaran din naman nilang kinaladkad ang balbal na yon papasok sa bahay na kanilang tinutuluyan. Ang iilan sa mga kasama nila Pio Carpio ay pinili ng bumalik sa lamay upang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa mga bangkay ng namaalam nilang kapatid. Habang kinakaladkad ni Gonzalo ang nilalang na yon, halos magpumiglas ito dahil sa pagmamalabis na makatakas sa kamay ng ermitanyo at ng gabunan. Nang marating nila ang silid ni Gonzalo, agaran din naman nilang ipinasok ang balbal at kasabay nito ay ang pagkandado nila ng pinto ng kwarto. Walang malalabasan doon ang lalaki kung kaya't doon ninais nila Pio Carpio'ng kausapin ito. Pagsindi ni Gonzalo ng gasera sa silid na yon, bumungad sa ermitanyo ang mangiyak-ngiyak na pagmumuka nito. Anong gagawin niyo sa akin? Anong gagawin niyo sa akin? Nanginginig na tanong ng lalaki. Manahimik ka, iho. Dahil habang ikaw ay patuloy na nag-iingay sa silid na ito, pinapadali mo lamang ang iyong kamatayan. Kung ako sa iyo, mas mabuting tumahimik ka na lamang habang hindi ka pa namin kinakausap. Sagot naman dito ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, ay halos hindi na nagawang sumagot ng lalaki. Pinili na lamang nitong umupo sa sulok ng silid habang hinihintay ang mga susunod na hakbang ng magtsuhin. Ang ginawa noon ni Pio Carpio ay nagpatalim ng isang kahoy na kulay itim na halos hindi mawari ni Gonzalo kung ano ang nais gawin ng kanyang tsuhin sa bagay na kanyang ginagawa. Matapos niyang mapatalim ang kahoy, dinakot niya ang maliit na parte nito sa sahig at inilagay sa isang basong naroon sa silid. Matapos niya itong gawin, agad din naman itong humingi kay Gonzalo ng langis na pangunahing ginagamit nila sa panggagamot. Anong gagawin niyo dyan, tiyo? Tanong ni Gonzalo. Mamaya ko na ipapaliwanag sa iyo, iho. Sa ngayon, panoorin mo na lamang ang aking mga susunod na gagawin. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang tuluyan ng maglaho ang langis at itim na kahoy, panay na ang ginagawang pag-ihip dito ng ermitanyo. Matapos niyang pakainin ito ng mga dasal, agad din naman niyang pinahawakan sa kanyang pamangkin ang balbal. Habang mahigpit ang pagkakahawak ni Gonzalo sa balbal, panay naman ang pag-ungol nito at pagpupumiglas. Sa paglapit dito ni Pio Carpio, walang sabi-sabi, agad niyang ipinainom sa lalaki ang langis na nakasilid sa baso. Dahil sa nagpupumiglas pa ang lalaking yon na inumin ng langis, napagpasyahan ni Gonzalong takpan ang ilong nito upang magawa nitong lunukin ang pinapainom ni Pio Carpio. Nang matagumpay na makapasok sa sistema ng lalaki ang langis na yon, panayang ginawang pag-ihip ng kanyang tsuhin sa bumbuna ng balbal.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaramdam ng pagkaantok ang lalaking yon. Hinayaan na lamang ito ni Gonzalo, gawa ng yon ang nais mangyari ni Pio Carpio. Sa paglipas ng isang oras, tuluyan na ngang nagising ang lalaki. Nang akmang hahawakan na ito ni Gonzalo, agad din naman siyang sinuway ni Pio Carpio. Huwag mo nang hawakan yan, iho. Hindi na yan ang lalaking daladala mo kanina. Wika nito. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Animoy labis ang pagkagulo ng kanyang isipan dahil sa mga kakaibang nangyayari. Habang dahan-dahan nilang pinapalabas sa bahay na yon ang lalaki, panayang pakikipag-usap dito ni Pio Carpio, gamit-gamit ang ibang lengguwahe. Nang tuluyan ang makalabas ang lalaking yon, agaran din naman itong kumaripas ng takbo na halos hindi na nito nagawa pang lumingon. Tiyo, bakit niyo pinakawalan yung balbal? Gulat na tanong dito ni Gonzalo. Hindi na yon balbal, iho. Ang kaluluwang naghahari na sa katawan ng lalaking yon ay ang engkantong ipinasapi ko sa pamamagitan ng itim na kahoy na ipinainom natin dito. Yun na ang magiging tenga at mata natin sa bawat planong gagawin ng balbal na ating mga kalaban. Hindi nila ito magagawang mahalata dahil napapaloob ang engkantong yon sa pisikal na katawan ng kanilang kasama. Pagpapaliwanag ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, doon niya tuluyang naunawaan ang nais ni Pio Carpio. Halos hangang-hanga talaga noon si Gonzalo sa kanyang tiyuhin dahil sa pagiging henyo nito sa kanyang larangan. Matapos itong makapagpaliwanag sa kanya, pinili nitong bumalik sa lamayan na parabang walang nangyari. Kinaumagahan, habang nagkakape sila Gonzalo, merong dumating sa kanilang isang babaeng nang hihingi ng kanilang tulong. Nang masipat nila Pio Carpio ang babaeng yon, agad din naman nila itong nakilala. Isa ito sa mga anak ng may-ari ng palayang sinakahan nila Gonzalo, kung kaya't hindi nila ito maaaring tanggihan. Ayon sa babae, na ang ama niya ay hindi nagawang makabangon sa kanyang higaan sa pagsapit ng umaga. Nakakausap pa naman nila ito ng maayos pero nawala ang kakayahan nitong maigalaw ang kahit na anong parte ng kanyang katawan. Wala silang kaide-ideya sa mga nangyayari sa kadahilan ng hindi naman nila ito nakakatabi sa tuwing sumasapit ang gabi. Nang marinig nila Gonzalo ang mga nangyari, agad din naman nilang pinuntahan ang pamamahay nito. Sa paglakad nila Gonzalo patungo sa tahanan ng kanilang pasyente, meron na siyang naiisip na maaaring pinag-ugatan sa kung anumang nangyayari doon sa may-ari ng palayan. Okay, hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba to ng dire-diretso or gusto nyo ng ibang kwento. Ganun na lang ulit kung ano yung mas maraming comment ng itutuloy o ibang kwento naman, yun yung sundin natin. Yun lang. Salamat.